Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Mayne Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Mayne Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Mayne at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang totoong impormasyon na nakuha po natin kina Ate Tyrind at kay Ate Lou na Una at Alden ay dapat po nating abangan dahil sila po ang magiging host ng Itbulaga ngayong araw at nagkatotoo nga po at yan ang ating mga pag-uusapan, ano? Yung mga pinaggagawa lang naman po ni Mayne at saka ni Alden sa pag-host ngayong Tuesday kung saan opening pa lang po. Makalaglag puso na. Nandiyan na naman ang virtual holding hands ni Mayne at ni Alden. Pero, ang pumukaw po talaga ng ating atensyon at ng ating mga puso ay ang pagbabatuhan po ng mga matatamis sa salita ni Mayne at saka ni Alden kanina. Ang sabi ni Alden, bakit ba lagi na lang akong pinapakilala mo? Pwede bang ikaw naman ang ipakilala ko? Sabay banat ni Mengay na ikaw kasi Alden ang special. Sabay banat ng special guest. No? Yan po yung gusto ko kay Mayne at kay Alden. Talagang kahit nasa live sila ng Itbulaga ay mailulusot at mailulusot nila. Diba yung mga banat nila sa isa't isa? Dahil hindi po ito mai-edit ng mga taga-Itbulaga. Hindi po nila ito mabubura dahil live na live nga po si Mayne at saka si Alden. Mamaya idedetalye natin ang mga bagay na ito kasama ang napakalinaw nating nadinig kay Mayne at kay Alden na reality ang lahat ng mapapanood natin sa throwback ng barangay, ano? At ang pagkakasabi ni Lola, kasama rito ni Kuya Wally, na Alden, alalayan mo ang asawa mo. Sabi naman po sa inyo, bawat ganap, kina Mayne at kay Alden ay hinding-hindi po natin palalampasin sa bawat araw na tayong lahat ay magkakausap rito, kahit anong oras pa yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang pag-support at pagmamahal kina Mayne at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, ano pa pong hinihintay ninyo? I-click mo na yung subscribe button. Diyan po sa baba ng screen mo, nandiyan yung subscribe button. I-click mo na yan para hindi ka nakakapanood ng mga luma na o lipas ng pangyayari kina Mayne at kay Alden. Dahil dito, laging yung mga latest at yung mga kakapangyayari lamang po. No? At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Karen Grace De Leon. Sabi niya rito, fact na fact ang hinala ko. About sa halik ni Alden kay Mayne, hindi nakalusot kundi sinadya talaga. Kasi nga, may masamang binabalak ang mga Tubiera brothers. Oh, di ba? Paasa at ginamit lang nila ulit ang Aldab. Hay nako, APT, matatalino na kaming mga true-blooded Aldab Nation. Hindi nyo kami mauuto sa mga pautot ninyo. Kaya again, paalala muli sa ating mga mahal na defender na Mr. Pinas, to cease to believe, no? Na lang, dahil tulad din po ng madalas kong sabihin, mahirap na po kasing mahopya dahil ang style ng APT Tubiera Brothers pagdating sa Aldab eh gas-gas na gas-gas na. Kaya mahirap ng paniwalaan. Maraming salamat po. No? At ngayon, makikita po natin. Makikita po talaga natin ang galawan ni Dambo rito. Checkmate na siya eh. Diba, Miss Karen Grace De Leon? Dito natin mapapatunayan kung literal lang bang ginagamit lang ni Dambo, si Mayne at saka si Alden sa kanilang mga pansariling mithiin. Kaya tama, maghintay muna tayo, tayong lahat sa mga pupwede pang mangyari. Malay natin, mag-iba ang ihip ng hangin, diba? Maraming salamat po sa comments and God bless you po. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Carmi Reyes, ano sabi niya rito, happy ang Tuesday ngayon. Present sila Alden at Mayne. Ang daming TVC ng Itbulaga, bumabawi kila Mayne at kay Alden. Sarap sa pandinig ang sinabi ni Kuya Wally, alalayan mo ang asawa mo. Super kilig pa rin ang couple. Grabe sila. Ang kulit ni Alden at Mayne, thanks Mr. Pinas, stay safe. Pumuputok na naman sa galit at inggit ang mga army na toxic fans. Lahat yan ay pag-uusapan natin ano, ngayong araw, Miss Carmi Reyes. At doon ako sa sinabi mong
napakaraming TV shows ngayon ng Itbulaga. Nangyayari lang yan sa tuwing nakabalandra si Maine at Alden sa Itbulaga. Proven and tested na yan. Noon pa man, ano, kahit nga nung guesting ni Alden sa Daddy's Girl with Maine, eh hindi pa rin po nila nabibreak ang record na yon, na yung bilang po ng TV shows na pumasok sa kanila. Real talk lang tayo, no? Wala pong halong kasinungalingan. After ni Alden, ilang taon nang lumipas, kung sino-sino nang pinaras kay Maine Mendoza, ayun na nga, no? Hindi pa rin po nila nabibreak yung record na yon. Again, para sa kaalaman ng iba, ang bilang ng TV series na pumapasok sa kanilang mga shows, doon po nagmumula ang kanilang kanilang kinikita. Okay? Maraming salamat po sa comments at lagi po kayong mag-iingat. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman kay Nairitzi. Yung sabi niya rito, sirain niyo yung dating ganda ng Daddy's Girl. Wala na. Hindi na makamove on. Ang direktor lalong lumubog ang rating. Nadali niyo po, Nairitzi. Totoo po yung sinasabi ninyo. Noong nag-uumpisa pa lamang ang Daddy's Girl, napakaganda po. Napakaganda naman po talaga. No doubt, kaya nga kahit wala si Alden doon, talagang inaabangan pa rin siya ng mga Aldab fans. Kasi, hitik nga po kasi sa aral. Walang kabastusan, laging literal na nangyayari sa kasalukuyan na maia-apply mo sa totoong buhay yung mga pinapakita nila. Buhat ng tumungtong, yung panot na yan, eh nagka-leche-leche na po ang Daddy's Girl. Ngayon, naghihingalo na po sila. Diba? Kung papaano nila iaangat ang Itbulaga at kasama na rin po ang Daddy's Girl dahil po sa kamalasang dala niyang si Panot. Kung ako sa inyo, tapusin nyo na yung Daddy's Girl. Gumawa po kayo ng iba dahil ang lakas po ng sitcom ngayon nila John Lloyd Cruz. Sa ngayon ha, sa nakikita ko. Pero naiintindihan ko, kailangan pong magpatuloy ng Itbulaga at ng Daddy's Girl dahil tumatakbo po si Panot. Kailangan pa ng galamay ni Panot sa paligid ni Menggay. So, tama na yung kabadripan, ano? Dito muna tayo sa mga ganap na legit ngayong araw ng Tuesday. Umpisan po natin sa unang pangyayari sa Itbulaga kung saan naghugis puso lang naman po ang aking mga mata. Maraming salamat po sa pag-alala, no? Pagpapaalala, rather, Ate Tyrind at Ate Lou. Present po talaga si Maine at saka si Alden live na live sa Zoom. So sa opening pa lang po kanina, no? Dito lang talaga natin nakita ang unique happiness na meron si Maine at saka si Alden sa tuwing dalawa po sila na magkasama. This time, walang iba kundi si Maine at Alden lang talaga. Hindi ko na po natanong pa si Ate Tyrin kung nagtiting ba sila ngayong hapon, ano. Anyway, umpisa pa lang po, no, ikulitan na kaagad si Maine at saka si Alden. Alam mo yung back to normal lang, parang ganon, no? At maririnig natin ang banat dapat ni Alden na siya namang ibinalik ni Maine Mendoza sa kanya. Yung bang mga paraparaan nilang dalawa, mailusot lang ng kahit talagang nakalive sila. Una, ang sabi ni Alden, bakit ba kasi lagi mo na lang akong pinapakilala? Pwede bang ako naman yung magpakilala sa'yo? Tapos sumagot si Maine, ikaw talaga kasi ang special. Sabay banat ni Maine na special guest, no? Nailusot na naman po ni Menggay na sabihin niyang special si Alden ng smooth na smooth habang si Alden naman po aba-aba-aba. Kilig na kilig ang koya mo, pati ang kanyang muka itinatakpan dahil ayaw ipakita sa publiko na talagang kilig na kilig. Tapos pagtingin ko kay Lola Granny, no, ito lang, habang nanonood po ko, talagang napapangiti rin ako. At pagtingin ko kay Lola Granny, siya rin napapangiti. Para kaming mga syunga na, para bang may kachat kami sa cellphone habang bigla na lang kaming ngingiti dahil sa mga kilig na nababasa namin, ano? At nasundan naman po ito ng throwback na nangyari sa barangay. At sabi nga ni Maine at ni Alden, inulit-ulit na naman po nilang dalawa. Sinabi po nila na legit, walang cut-cut at silang dalawa, si Maine at Alden ang nagsabi na real life ang mga pangyayari sa barangay. Tapos, ang inireplay nila, yung tatawid po sila sa tulay, sa hanging bridge, no? Si Alden, si Kuya Paulo, si Kuya Wally, at saka si Menggay. Si Menggay na kumpulan ng pang-aasar na bumababa na raw po ang labi ni Maine dahil sa kaba sa hanging bridge. Kung hindi ako nagkakamali, sa Carmona, Cavite po yun, ano, nangyari. Kung di ako nagkakamali, we love you, no, Carmona. Napakalapit lang po niyan sa aming bayan sa Santa Rosa, konting kembot lang. At yun na nga, si Alden na mapang-asar, pumunta kay Lola, no? Kay Kuya Wally, kasi nga alam niyang kinakabahan si Kuya Wally sa hanging bridge. Kaya ang nangyari, si Maine po ay naiwan sa kabilang dulo ng bridge. Pero, anong sabi ni Kuya Wally? Alden, alalayan mo ang asawa mo.
At doon tayo babalik sa sinabi ng live na live ni Maine at saka ni Alden kanina na real life ang mga mapapanood at nangyari sa barangay ngayong araw na ang pinanood po sa atin, which is yung pagtawid nila sa Hang Bridge. Kaya ko po ito hina-highlight dahil po sa pwedeng sabihin ng mga nananahimik na toxic Mainers ngayon at mga Armin fans na scripted naman yan, ganto ganyan, ano, inunahan ko na po sila. Baka kasi alam na naman kasi talaga natin ang galawa nila, 'di ba? Baka kasi kung ano na namang story ang gawin nila. Kay Main at kay Alden nagmula na totoo yan. Okay? Period. I-replay nyo pa. At mapunta na nga po sa Bawal Judgmental, tungkol po ito sa relasyon, tungkol sa pag-aasawa, yun po yung naging topic sa Bawal Judgmental na siyang pinakita kung paano ginagalang ni Maine at ni Alden ang sakramento ng kasal. Kung saan, sa katapusan nga po ng Itbulaga kanina ay may kanya-kanya pong adlib si Maine at saka si Alden tungkol sa relasyon or sa relationship na meron tayo, no, sa buong mundo. At matapos nga ang part ni Alden sa pagbibigay ng importansya sa isang relasyon, talaga pong kinuha ni Maine Mendoza ang atensyon ni Alden. Pinahinto niya si Alden. Parang stop, no? Ang sabi niya nga, alam mo Alden? Tapos nag-pause po siya ng medyo mahaba-haba. Si Maine po ang nagsabi ng, pinagduldulan niya po yung salitang, totoo. Totoo yan, Alden. Yan po yung tawang-tawa naman po si Alden at tinakpan na naman niya ang mukha niya dahil makikita na naman natin siyang natatawa at kinikilig sa mga banat nilang dalawa ni Maine na silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Pero kung ikaw ay isang manonood at susuriin mo ang naging daloy ng Itbulaga ngayong araw, walang ibang pupundahan kundi ang katotohanan sa isang relasyon. Relasyon na meron si Maine at Alden noon hanggang ngayon. Napilit pong pinagtatakpan ng mga lechugas na sarsuela na yan. Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.